Tinignan natin mga kababayan yung mga headlines ng balita ngayon sa mga national newspapers pati sa social media po. Panay mukha po ni Pacquiao. Ang kwento mga kababayan sa telebisyon, sa dyaryo, sa social media, panay si Pacquiao po yung topic. Sikat na po si Pacquiao. Pwede nang tumakbong pangulo. Ingawa niya, Mr. Maravilla. Di ba ganon? Kung hindi pangulo, senador. Magandang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pusa, what you see is what you get. You decide. Coverage mga kababayan at naging word of mouth ng mga mamamayang Pilipino ang pangalan ni Pacquiao at hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo at possibly sa buong universe. Siya yung may-ari ng universe eh. Diyan niya, Mr. Maravilla, saang universe kaya nagtatago si Pacquiao ngayon? Nag-warning na po yung ating mga authorities doon sa mga cuddlers ni Pacquiao. O ito, Kibolo still elusive. PNP warns, protectors. Bakit nandito yung picture ni Mau Diggs? Di kaya niya, Mr. Maravillas, nandun sa kulambo ni... Natutulog doon sa kwarto ni Mau Diggs kasi siya yung inappoint na administrator ng lahat ng properties. Pag doon naman yon sa bahay ni Mau Diggs po magtatago si Pacquiao. Kasi may mga nabasa tayo na mga reactions ng mga netizens. Kasi yung huntingan po, sinimula na ng PNP sa kanang NBI. Baka niya nandun lang sa bahay ni Mau Diggs. Malayo man po kasi siyempre madali siyang matrace doon. Pero sabi si Pacquiao po nasa Pilipinas pa. Wala pa man pong records na baka umiska po na kung saan bansa. Di man pwede siya sa Amerika. Sisiluin siya ng mga FBI doon. Baka niya, Mr. Maravilla, sumama kay Tebes. O baka kung saan nagtatago si Bantag. Nagkalabantag na po. Parehas yung style. Si Bantag sabi, pag na-file na niya, sabi ng mga abogado ni Bantag, i-file niya ninyong kaso, aarapin natin. Ayun, nawala na parang bula. Ngayon, ini-encourage ng ating mga authorities si Pacquiao na sumurrender na lang. Bailable naman pala. Sabi rito, Kibuloy now a fugitive, surrender scene as his cases bailable. Kaya yung mga kasama nga niya po, nagpiansa 80,000. Bailable naman pala, so anong problema? Bakit hindi pa sumuko si Pacquiao? Yan tuloy, yung ibang mga netizens, sabi nila mga kababayan, dapat anya huntingin na yan at palabasin na ng laban. Huwag na tayo pong tutulad doon sa previous administration na nang mag-wage ng war on drugs. Ayun po, maraming kwento na nanlaban. Huwag ganon. Kailangan pairali natin yung batas sa tama po. Just imagine yung ating kapulisan ngayon. No? Sila pa yung nag-appeal to Kibuloy to face the charges and calmly surrender. Dapat na niya mahinahon lang na sumuko si Pacquiao. Huwag ka po Pacquiao na makikinig dyan sa kaibigan mo na si Mau Diggs na nang lumabas yung mga balita na aarestuhin ng ICC, nagabanta na sige niya. Hindi ninyo ako mauli ng buhay. Huwag ganun po. Masama ang ganun na mga advice. You have to surrender to the authorities because as you believe wala kang kasalanan,
the only way para mapatunayan na wala kang kasalanan is to face the ano, the charges filed against you. And sabi po ninyo, through your lawyers, i-file yung kaso niya. Ayaw ninyo sa Senado, ayaw ninyo sa Kongreso umarap. Gusto ninyo sa Osgado. O ito na po yung wish ninyo. Pinailan kayo ng kaso sa Osgado, nilabas yung warrant of arrest, billable naman pala yung kaso po ninyo. Then you have to ano, submit to authorities. Di mag-bail po kayo. Marami naman kayong pera. Sobra-sobra na yung kwarta ninyo. Galing sa ano, sa tights. galing sa limos ng mga members. Eh si saan man yan galing na hindi ka man dati mayaman? Di ba? So sabi po ng PNP dito, Kibuloy not considered armed, dangerous, but manhunt continuous. Bakit niya Mr. Maravillas ganyan yung pagmumuka ni Gibbs? Parang may nararamdaman na kakaiba. Iwan ko man dito sa mga taga-mainstream media, ang mga pictures pong pinapalabas, kakaiba. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung false story ng mga balitang yan at iba pang mga kaganapan dito sa ating bansa, especially the activity ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para may pakinabangan naman po tayo sa mga kwento, di ba? Ito wala tayong masyadong pakinabang dito, kundi siyempre controversy. Kailangang malaman ng ating mga kababayan, lalo't itong si Pastor Gibbs, ay maraming naagrabyado. At pati yung ating Pangulong Bongbong, dinadrag niya sa problema niya. Di ba? Dinadawit niya sa problema niya. Siya yung may gawa ng problema. Siya yung nagpasarap sa buhay. Tapos idadama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ang ustisya? Yun ang rason kung bakit pinag-uusapan natin ito. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, try niyo po ito. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan sa ating kwento. Bangkit anya, Mr. Maravillas, ganun na lang ang kinasadakan ni
Pacquiao, nagpatukso kasi mga kababayan sa Diablo. Di ba? Pumasok sa kanyang pagkatao mga kababayan yung yabang at syempre yumaman. Ayon, tinukso ng Diablo, nahulog po sa kasalanan. So, ngayon po, mula sa pagiging pastor, may bago siyang titulo ngayon. Fugitive from justice. Kung sa Tagalog po, pugante. Pinaganap ng batas. Pinaganap po siya. Wanted. Kasi nagtatago. Pero kung hindi na siya magtago, mga kababayan, di hindi na siya wanted. Kaya that is the encouragement na sinasabi ng ating mga authorities, ng ating kapulisan. Imagine, nag-a-appeal pa yung mga pulis. Kung iba-iba po, hindi naman kailangan mag-appeal yung mga pulis. Tugisin na lang po ninyo. Kasi that is your job na tugisin. Lahat ng mga lugar na posibleng taguan po, pagtaguan ni Kibbs, malamang dyan sa kanyang mga properties po, may mga underground shelter siya. Kasi ang yaman po niya. So, baka tulad ng yung mga leader sa Middle East, tulad ni Libyan leader Muammar Gaddafi at saka ni Saddam Hussein, may mga bunkers po sila sa kanilang mga mansions. Kasi maraming kaaway. Possibly ganun din po si Pacquiao. May helicopter nga, may aeroplano yata ito. At malawak yung inyong intelligence networks, di ba? Sa bagay, kalalabas pa man lang po ng warrant of arrest. So, sinerve po doon sa Davao, sa known address ni Pacquiao, yung warrant of arrest, kailang po hindi matagpuan. So, nasa pagtatago. So, sabi po ni NBI Southern Mindanao Chief Archie Albao, "We are not sure that he is still here in Davao, but we are pretty sure that he is still here in the Philippines because based on the record of the Bureau of Immigration, he has not left the country. So under the law niya, if you are not arrested, you are considered fugitive from justice." So galing po sa pagiging pastor, naging puganti na po. Kaya nga po sabi sa Word of God, "Be humble. He who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled." So ito po yung nangyayari dito sa tropa ni Finta King. So importante po na humble lang po tayo. Kung sino-sino pong hinahamon ni Pacquiao, hinamon niya yung Senado, hinamon niya yung Kongreso, hinamon niya yung Pangulo, hinamon niya mga kababayan yung DOJ. O ito na ngayon mga kababayan ang sagot sa kanyang hamon. Wanted siya ng Senado, wanted siya ng Kongreso, wanted siya ng Husgado ng DOJ. Wanted siya ng NBI kasi yung NBI at PNP, sila yung mag-enforce. Pero sabi po ni Albao, "It is possible anya that Kibuloy will also surrender because the cases against him are available. We hope anya he surrenders to us, but based on the pronouncement of the lawyers, they are concerned with his security. If he surrenders before us, we can protect him." So ano pa yung rason? Hindi man dapat matakot si Pastor Kibbs. Kasi po, sabi nga ng isang congressman, siguraduan niya ako kasi son of God siya. Walang mangyayari sa kanya. Di ba? He has the protection. O ngayon, nagbigay din ng protection, assurance of protection ang ating mga authorities na mismo. So walang rason, mga kababayan, na hindi siya sumurender. Meanwhile, yung kanyang abogado po, si Topacio. Kibuloy's lawyer, Ferdinand Topacio. Sorry. Sorry, attorney. Pero ayos na ayos, attorney, ang trabaho po ninyo kasi abogado kayo ni Tevez. Yung mga multi-millionaire na mga clients, abogado din kayo ni Pacquiao. O, di wow. Di ba? Ikwan mo. Pahabain mo yung... pahabain mong pahabain.
paikutin mong paikutin yung ano, yung kaso. Mas matagal, mas ayos. Ano ba? Bagay tayo, Mr. Marabillas. Ganun na, naman talaga, magiging, sabi nga ng DOJ, it will be ano, a tedious anya, process. Yes, mayaman yung kliyente. Siyempre, matindi niyan ang ano, ang laban sa Osgado. So sabi po ni Attorney Topacio, they would exhaust all judicial remedies as he lamented that some powerful individuals were hell-bent on persecuting his client. Wala ba pong ganun? Walang ganun po. Ang mga authorities natin just acting on complaints. Halimbawa doon sa Senado, bakit pinapatawag siya ng Senado? Kasi yung Senado po, hininga ng tulong ng mga complainants. Yung mga complainants na biktima allegedly ng sexual abuse, ng rape and sexual abuse, parang yung doon din sa ano, parehas ng kasong final doon sa Amerika. Kung sana yung kaso na final sa Amerika, hinarap na niya yan doon. Di ba? Mataas yung tiwala natin sa mga sa Osgado ng Amerika. Tayo nga dito, tingin natin sa Osgado natin, mahina. Laging may comparison. Pag sa Amerika, may ostisya. Dito, walang ostisya. Sana doon, hinarap na niya yon. Di ba? Para hindi na po siya nakaso rito, tumaka siya doon sa Amerika. Umuwi siya rito. Siyempre po, aabulin siya dito, lalo't may mga Pilipina na mga alleged victims niya ng sexual abuse. So ayon, final mga kababayan sa auna, sa Senado po, nagreklamo sa Senado. So obligasyon po ng Senado na magsagawa ng inquiry, iningan sila ng tulong eh. In aid of legislation para mapalakas yung ating justice system po kung kailangan ng mga amendments sa mga existing laws natin. Yun ang ginawa po ni Risa Ontiveros. Kaya kahit ayaw ko kay Risa Ontiveros, medyo nagustuhan natin. Kasi siya lang ang talagang sumaklulo. Other senators, ang daming mga babaeng senador, including si Amy Marcos. Imbes mga kababayan, tumulong sa pag-imbestiga, mabigyan ng hostisya yung mga complainants. Ang sigaw nila, hostisya kay Pacquiao. Paano hostisya kay Pacquiao? Si Pacquiao po, kayang-kaya niyang makuha ang hostisya. With his status po sa buhay, multi-billionaire po. Hindi nga lang millionaire, multi-billionaire yan si Pacquiao. O di ba may kasabihan tayo? Yung sabi ni Magsaysay, that those who have less in life, anya, must have more in law. Nakalimutan ng ating mga, ng mga senador. Kaya po sa 2025 po, pili na tayo ng mga bagong senador po. At itong mga senador na imbes sumaklulo sa biktima, sinakluluhan po yung ng biktima, the alleged abuser. Saan ka nakakita ng ganong uri ng mga tao na turingang mga senador natin? Kasi po, tinulungan sila during the elections. Kaya takot sila po, baka niya ikampanya tayo, hindi iboto ng mga followers ni Pacquiao. So pang sarili pong kapakanan, ang iniisip ng ating mga senador, napakarami nila. Yun ang nakakalungkot mga kababayan sa kasong ito. So buti na lang, may natirang isa na senador. And it's Risa Ontiveros. Kaya nga po malayo na isabit natin dito, yun ang sinasabi nila, yung abogado, that some powerful individuals daw, hell-bent, to prosecute Pacquiao. Ito naman si Topacio. Sinong powerful individuals na sinasabi po ninyo na kung iisipin po, ang aktibo lang naman pong humahabol kung sa Senado po, majority ang pabor kay Pacquiao. Mas maraming powerful individuals ang pabor kay Pacquiao kaysa nagpe-persecute sa kanya. Sa Senado, nag-iisa lang si Risa. Diba? Gusto ninyo kasing isangkot yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang script ng kliyente po ninyo.
O di ba yung statement ni Pacquiao doon sa kanyang video? Sabihin ba naman na gusto siyang ipatumba po? Ano man ang motibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ipotumba kayo? May magigain ba siya na may political gain ba siya na makukuha kung ipatumba kayo? Di ba wala? At walang ugaling gano'n ng mga Marcoses. Yun nga sa kaso ni Ninoy, itinuro yung kanyang tatay. Pagkatapos, lumabas, hindi man pala. At yung si BBN, chinallenge pa si Chris Aquino in one interview. Ba't yan ay hindi ninyo buksan yung kaso? Ayaw, kasi baka yung tatay niyang hero, tuluyan ng maging Herodes po pala. Di ba? So, walang ganun po, Attorney Topacio. Imagination lang po ninyo. Pinopoliticize ninyo ito. Eh, sa totoo lang, ang nagpopoliticize po ng kaso, kayo, yung kliyente po ninyo, si Pacquiao, ipastor siya, dapat nga, hindi politika yung inaatupag niya. Ayan, tuloy. Sabi dito sa amin, day nga ni magparairo, nga ni day maramog kiudo. Pastor siya. Tapos, ang bukang bibig niya, politika. Ano yon? Di ba? Ayan. Kung ano-ano yung kinasangkutan. Kasi hindi man po, yung kaligtasan ng kaluluwa ang naging sentro ng kanyang activity, kundi yung tawag ng laman. O di ba? Ganun ang nangyari. Eh, may mga complainants po. Hindi man po pwede na yung mga complainants i-ignore ng ating mga authorities. Yun ang gustong mangyari ninyo. Hindi maaari ang ganun. Dahil ba son of God siya? Eh, siya man lang yung nagsabing appointed son of God siya. Pagkatapos, yan daw po, sacrifice yun. Yun ang testimony ng mga victims. Hindi ko nga pinakinggan ng buo po kasi parang nanonood ka ng XXX na Betamax. Pag pinakinggan mo yung mga testimonies ng mga alleged sexual abuse, alleged rape victims, parang nanonood ka ng Betamax. Betamax talaga niya, Mr. Maravillas. Parang yung panahon ba? Parang yung panahon po, nauso yung Bumba Films. You see? Doon kasi sa tawag ng laman, nasa Bible yan eh. Basa siya ng basa ng Bible. Pagkatapos, iba man pala yung mga ginagawa. Ito ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Basahan natin ang versikulo itong si Pacquiao. Sabi diyan, now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na si Pacquiao po, appointed son of God, at may claim pa siya, pabalik-balik daw siya doon sa langit, may kondo daw siya doon. Kasi makikita mo yun sa gawain po. O yun mismo, ang laman ng kanyang asunto, both in the US at dito po sa atin, in local court, at pati sa Senado, yun ang iniimbestigahan po. Sensuality, sexual immorality, all these are works of the flesh. Makamundo, makalaman. You see po, huwag kami, nag-warning kasi po yung ating Panginoong Hesukristo that in the last days po, mag-ingat daw tayo sa mga bulaang guro, bulaang profeta. Ayaw ninyong makinig eh. Kaya in-encourage ko po kayo, you have to read the Bible, study for your self para malaman ninyo ang katotohanan at hindi po kayo
ma-deceive kasi sa panahon na to, ang daming mga deceivers, manloloko. Sabi dito sa James 1:14-15, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Kaya, paano isisi ninyo yung si Pacquiao? Isisisi niya yung kanyang kinalagyan? Kinasadlakan po? Isisi niya kay Risa Ontiveros? Ikaw, Atty. Topacio, isisi ninyo sa sinasabi ninyong mga powerful individuals? Alam ko kung sino yung pinariringgan ninyo, ang trupa ninyo, ang tinutumbok ninyo, ang administrasyong Bongbong Marcos. May walang ginalaman po sa kinasadlakan ng inyong kliyente, yung ating gobyerno. Ang gobyerno just acted on complaints. Ang gusto ninyong mangyari, kasi mga kilalang tao kayo, pastor, pwede na ang lahat. Hindi maaari ang ganon. May reklamo, sagutin mo yung reklamo. If you are innocent, prove it in court. You challenge the authorities. Pati yung Senado, challenge ninyo. Hindi kayo pupunta sa Senado. Kaya kayo kinontem. May power yung Senado eh. Kaya wanted kayo ng Senado. Isabi sa Word of God, pasakop kayo sa mga governing authorities. Pastor siya. Dapat nga model siya ng pagpapasakop sa governing authorities. Ngayon, direktang inaako sa iyong mga authorities, pinatatamaan na nasa likod ng persecution. Huwag kami, wala kayo, hindi ninyo makukumbinsi ng ganyan ang ating mga mamamayang Filipino. Kasi alam nila yung kwento. Anong kinalaman dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na inakusan niya during doon sa kanyang video? Pati yung pag-arki lang ng mga aswang, mangkukulam, imagine that. Maniwala kayo sa ganon, para daw sila ipakulam. May ganon talaga. That is because of his own desire. Nasa talata, ang lahat ng kinasadlakan niya ay dahil sa kanyang own desire. Ayan o. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Yan ang pwedeng karapin niya. Kung may death penalty rito, kakarapin niya ay kamatayan po. The wages of sin is death, sabi sa Word of God. Napakalinaw, Romans 6:23. The wages of sin is for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Nagki-claim siya na appointed son of God. Hindi niya ba alam na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? At pag ikaw ay nagkasala, kailangang panagutan mo 'yon. Harapin mo. Kung hindi ka guilty, harapin mo, hindi yung nagtatago. Paano malilinis ang iyong pangalan? Yan sinasabi ninyo. Kung hindi kayo harap sa ustisya, bakit ka natatakot? Son of God ka, natatakot ka? And that is your claim. Although hindi kami naniniwala. May gano'n na totoong son of God, mga kababayan? Ayan o, Romans 6:12-14. Pastor kasi po ang akusado rito, kaya gamitan natin ang bersikulo. O, diba? Pastor eh. Pacquiao. Ang ilig niya magbasa ng Bible. Pagkatapos, hindi man niya in-apply yung sinasabi sa Bible. Baluktod yung mga ginagawa niya. Diba? Paano hindi baluktod? Mga kasama niya, lahat baluktod yung pag-iisip. Ha? Barkada niya, best friend niya, baluktot kung magsalita, palamura, at hindi rin may respeto sa mga authorities kasi siya lang ang dapat irespeto. May ganon. Iyan po ang sabi rito, Romans 6:12-14. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Adaling sabi, huwag kang magpa-tukso sa tawag ng laman. Na yung tawag ng laman, yun ang namamayani, the passions.
You obey the passions of your body. Kaya may pa massage doon sa kwarto daw, sabi ng yung isang victim. Pagkatapos, ayun, diretso na po. Parang ang nanood ng Betamax yung kwento. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness, for sin will have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Naintindihan mo, Patyo? Yan kasi, imbis mag-aral ka ng tuloy-tuloy sa you immerse yourselves sa Word of God, politika yung pinasok mo para para maging powerful ka. Ayun, yumabang. Kaya pag pinakinggan mo po, napakayabang. In-stop ko niya yung stop! Sarili daw niya yung universe. Ako na niya may-ari, pati ng kaluluwa ng mga tao. Dapat dadaan daw sa kanya. You see, mga kababayan. Pagkatapos, yun ang pinaniniwalaan ng mga senador, pati ni Maudigs. Palibasa, lahat kayo, mga ignorante kayo sa Bible. Kaya ang dali ninyong mauto. Imagine ang mga senador na to. Ever learning, sabi sa Word of God, ang description sa kanila. Matataas yung mga pinag-aralan. Ever learning nga eh. Ito sabi ni San Pablo sa 2 Timothy verse 3, chapter 3 verse 7, always learning anya, but never able to come to the knowledge of the truth. Yung King James ang maganda. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ito mga senador na kaalyado ni Pacquiao, matataas yung pinag-aralan nila. Pero yung iba hindi man, mga ordinaryo lang, tulad ni Robin Padilla. Ito yung mga tao na sabi nila marurunong sila, ever learning nga eh. Pero hindi nila masumpungan ang katotohanan. Bakit po? Hindi man katotohanan yung kanilang pinag-aralan, kundi kasinungalingan. Pinakikinggan nila na pastor, sinungaling. Imagine, pinalitan na po yung lugar ng ating Panginoong Hesu Kristo. Siya na yung appointed Son of God. Siya na yung may-ari ng ating kaluluwa. Eh, lumalabas, siya na yung tagapagligtas. Iisa man lang po ang tagapagligtas at daanan ng ating kaluluwa. And it is Jesus Christ. Nasa talata po yan, napakalinaw. That's written, mga kababayan, sa John 14:6. Si Hesu Kristo mismo ang nagsabi. Oh. Sabi dyan, Jesus answered, I am the way, in the truth, in the life. No one comes to the Father except through me. Magkatapos, nag-claim si Kibuloy na kailangan yung signature niya. Dadaan sa kanya. Pinalitan na yung ating Panginoong Hesu Kristo. Sabi ng ating Panginoong Hesu Kristo, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta doon sa Ama, sa langit, except anya, through me, sa akin, hindi kay Pacquiao. Naintindihan ninyo, mga followers ni Pacquiao? Pinalitan na niya yung posisyon, yung kalagayan, yung tagapagligtas. Siya na yung tagapagligtas. Paniwala man yung mga ignoranting senador. Hindi man nagbabasa ng Bible. Kaya madali kayong maloko. Kasi yung intention ninyo, politika man lang, para manalo kayo, na pag ibinoto kayo ng mga members ni Pacquiao, yan ang katotohanan dyan. Pang sarili ninyo. Kaya imbes na sakluluan ninyo yung mga biktima, the alleged victims, ang panawagan ninyo, hostesya kay Pacquiao. What? Anong klaseng mga tao kayo? Eh po yung warning ng ating Panginoon, napakalinaw. Beware of false prophets. Ito, Matthew chapter 7 verse 15 to 20. In the Sermon on the Mount, Jesus warns his followers of false prophets. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves.
You will know them by their fruits. Makikilala ninyo yung mga bulaang propeta, bulaang guro, fake na mga nagtuturo po. Sa paanong pamamaraan po, tingnan ninyo yung kanyang bunga. You will know them by their fruits. O tingnan ninyo yung mga associates po ni Pacquiao. O di ba mga palamura? Yung mga naniniwala kay Pacquiao po, ang sasama ng mga ugali, palamura. Saan ka nakakita, mga kababayan, na prayer meeting po, ang makikita po ninyo, sayawan. Insultuhan dito, insultuhan doon. Murahan dito, murahan doon. You see? May ganun na prayer, ano? Rally? So makikilala na anya ninyo, sabi ni mismo ng ating Panginoong si Kristo, ang mga bulaang propeta, doon sa kanilang mga gawa, sa bunga ng kanilang mga gawa. Kaya nagkwan pa kayo, nagtaka pa kayo kung bakit yung mga supporters niya, o tingnan ninyo yung mga defenders nila, na mga vloggers na DDS, o di ba ang sasama ng mga ugali, ang sasama ng mga nilalabas sa kanilang mga bibig, basura, mga sinungaling. Tama po? Birds of the same feather po. Flock together, pari-parehas po sila. Mga sinungaling, mga mayayabang. Yeah, tingnan ninyo kung magyabang sa mga pananalita. Ayaw pasakop sa ating mga authorities. Sila lang yung magagaling. So mag-ingat daw po tayo sa mga bulaang propeta, mga piki. Ang daming piki ngayon po. Yung dokumentong pinalaganap ng mga kaalyado ni Pacquiao na narcolist, piki. Fake news and fake news peddlers, ang dami ngayon, pati mga fake teachers, mga bulaang guro. O, dito pa yung isa. Ano-ano yan, Mr. Maravillas? Yung peking, ano, pari? Ayan, o, alleged fake priest leads Holy Mass at the University Sports Fest opening. Ayan, o. On April 1, a now deleted Facebook post from the FAU Makati Student Council showed photos of a liturgical mass held an opening invocation for FAU Sport Fest 2004. The photos provided in the post suggested the solemnity of the event and that the importance of the Holy Sacrament were emphasized during the invocation. However, the innocent post received backlash when people pointed out that the person who presided the mass was not actually an ordained Roman Catholic priest. Ayan po. Ano sa inyo? Laga na po yung mga fake people. Kasama doon ang mga false prophets, fake. Dito po, ang daming fake preachers, mga faking pastor. Para po makita ninyo, ma-discern ninyo po, importante nagbabasa tayo at paturo kayo sa mga totoong teachers of the Word of God. Hindi kung sino-sino po, mga kababayan, lalo yung mga ang purpose lang po, magpayaman. Bagyo mga pastor po, ang yaman-yaman na, magduda na kayo kasi hindi man yan dapat ang purpose ng pastor. Ang magpayaman, ang dapat na purpose ng pastor po, kaligtasan po ng kaluluwa ng mga tao. Ito dapat ang ginagawa ng isang pastor po. Matthew 6, 19-21, sabi diyan, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan niya yung yaman mo, nandun ang puso mo. Tama po mga kababayan.
Kaya tingnan ninyo po yung mga pastor ninyo kung nagpayaman. Kung nagpayaman yung pastor ninyo, malamang fake. Kasi ang utos sa atin po, sa mga Kristiyano, totoong Kristiyano, mag-ipon ka niya ng yaman sa langit, hindi sa lupa. Tama po? Kasi sa lupa, pwede lang mawala, nakawin. Pero anya, Mr. Marabillas, bakit sige payaman mo? Hindi man po, yung tama lang naman, ang, di ba, kailangan din nating maghanap buhay para mamuhay tayo ng maayos. Hindi naman po yung pagpayaman po, hindi man po bawal sa Bible yon. Basta't wala kang inaapakan na, ano, na kapwa tulad nito mga akusadong ito. Di ba? Ipagdumalo yung biyaya. Ang biyaya ay galing sa ating Panginoong Diyos sa langit. Kasi He owns everything as children of God. Walang masama na tayo ay magmana ng kanyang ano, mga biyaya. Ganun po. But sabi sa Bible po, mga kababayan, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Dagdag nga lang po, all these things. Imagine that. Siksikliglig at umaapaw. Ang pagpapala. And it could be pagpapalang material or spiritual. Ang masama po pag naging ganid ka na, suwapang, at nang umasinso ka sa buhay, nagsamantala ka sa iyong kapwa. Worse, you commit heinous crimes against others. Yun po yung masama. Balanse po yung ano, ang word of God po. Balanse. Umabaan niya, Mr. Marabillas, yung sermon mo. Kasi nga po, ang topic natin dito, si Pacquiao, isang nagpapakilalang appointed son of God. Ngayon po, puganti na po siya. Yung appointed, naging disappointed, naging wanted. Hindi pa kasi po sumusuko. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.